Pangulong Duterte. So let's see what's gonna happen. My goodness. Binura niya yung ano, yung salitang BC yata ito, no? Hindi lang natin makita ng malinaw. Binura daw yung salitang vice about Bongo. So I think it's gonna be president. Oh my God. Doon sa tarpaulin. Tinanggal yung vice. Diyos ko, kinakabahan na tuloy ako. At ang mababasa na lang ay ang salitang ang presidente ko. Oh my God! Oh my God! Ang presidente ko. Oh my God. Oh my God. Sa ating po mga sources, si Senator Bongo ay makukumpirma natin ay tuloy yata na maging president bilang Pangulo at si Pangulong Duterte naman ang kanyang vice-presidente. Ha? That would be impossible kasi nandun na si Sara eh. Ni Senator Bongo, ang pero pwede rin. Pangulong Duterte. Meron ding inabot sa kanila na mga poster. I think Senator Bongo at would go for it and then Sara sa mga media. Ang maging vice and then si President Duterte probably pupunta siya sa pagkasenado. I'm not really sure of that. Pero pwede pa rin pag Bongo and Tatay Digong, kaso nga lang kawawa naman si ano si Sara kung kakalabanin pa na yung sariling anak, di ba? So I'm sure hindi na kasi that's too much already eh, napaka-imposible na eh. Oh my God. Sana i-announce na siya na nga si Bongo nga. Sabi ko na nga ba may mangyayari. Ang tagal nila. Hey, make it fast, man. Mga sources, si Senator Bongo po ay nag-withdraw na kanyang kandidatura para sa pagka-vice-presidente at tatakbo bilang pagka-pangulo. At ang kanyang vice-presidente naman ay si Pangulong Rodrigo Duterte at sinabi kanina ni Secretary Martin Andanan na ipa-file nila ang COC sa araw ng Lunes. Oh my God! Yes! Oh my God! Tama pa rin ako. Nakita rin natin. As you can see, on my nung nag-i-start pa lang ako, gusto ko talaga magiging president itong si Bongo and then magiging vice president itong si Tate Digong or president si Sara and then vice president si Tate Digong. Oh my God! Sabi ko na nga ba, hindi pala ano ang PDP eh. Hindi patatalo ang PDP laban, okay? Ayan, yan yung kaninang tarpaulin. Yan si Tatay Digong. Ah, Tatay Digong!